bag more na meron nga po sinabi sila na mayroong former member of the cabinet, cabinet official, nakisaw-saw dun sa issue. Dapat pangalanan ng PAGCOR yung di umano dating cabinet official na ranking cabinet official noong nakarang administrasyon para naman na hindi mapagdudahan lahat ng ibang mga cabinet, former ranking cabinet officials. At kung hindi gagawin ng PAGCOR yun, marapat ay usisain at alamin ng komiteng nagdidinig dyan sa kasong yan ngayon sa pangunguna ni Senator Risa at ni Senator Wynn Gatchalian. Sa akin wala. So kung sino man ang papangalanan nila, marapat imbitahan ng Senado para mabigyan ng linaw ito. At dapat pag-aralan ng komite kung may mga kaukulan bang kaso, kung meron man, na maaari o pwedeng isampa. Sir, sorry, doon lang po sa hearing din ang po. Si yung Go family, sila Mayor Alice po, sinampi na na po sila dahil hindi sila umapir last hearing. Should they not appear again in the next hearing, si July 10, as a matter of course, yun naman talaga ang proseso ng Senado. Kailangan i-issue ng subpoena. Kapag hindi sila sumunod sa subpoena, sila i-issue ng show cause kung bakit hindi sila isa-cite in contempt. Kapag sila nagpaliwanag at hindi katanggap-tanggap yung kanilang paliwanag, isa-cite sila ng committee in contempt at ang susunod na ay ang warrant of arrest para sila i-compel na mag-attend sa pagdinig ng Senado. It applies the coercive and compulsory process of the Senate as well as of any court in the Philippines applies to any person within the jurisdiction of the Philippines. Sir, on the solid seven daw po, they will be an independent. Ang tagal na lang sinasabi yan, para sa akin ang ulitin ko pa rin ang sagot ko. Iisa ang tingin ko sa Senado, majority o minority man, wala akong tinitingnan ng pito kung yan ang tingin nila. Ginagalang ko ang kanilang opinion, hindi ko lang maunawaan kung bakit palaging kailangan pang sabihin ito ng paulit-ulit. Samantala, nasabi ko na majority o minority, pantay at trato ang magiging pagtingin dapat ng bawat isa sa amin sa isa't isa. So did you try to convince them to join the majority? Sa ngayon, sila'y parte ng mayorya. Anong kailangan ko i-convince para mag-mayorya? Dahil base sa nakaraang botohan, sila'y parte ng mayorya at tinuturing ko silang parte ng mayorya. Bagaman sabi ko nga, bawat senador, mayorya, minorya, parehas at pantay ang pagtingin at pagtrato ko. So wala nang usapan, sir, to stay in the majority? Hindi para sa akin na gawin yun. Para sa kanilang pagpasahan marahil yan. At para sa akin, ulitin ko, lahat ng senador, 24, majority or minority, pantay at parehas ang pagtingin ko. Mulat-mula naman. Malaya naman ang bawat isa sa amin kaya hindi ko maintindihan yung salitang independent na yan Dahil mulat-mula, lahat naman kami independent, majority man o minority. Kung mapapansin mo, iba't iba ang pagboto namin sa kada issue. At hindi naman talaga sinusundan yung linya ng majority at minority sa iba't ibang bill na tinatalakay namin. Kaya hindi ko alam kung saan sila nanggagaling, saan siya nanggagaling, at kung ano ang binabanggit niya kaugnay sa bagay na yan. Dahil mahigit 10 buwan ang lumilipas, marahil ay panahon para magtrabaho na kaming muli sa ikagaganda ay kabubuti ng bayan imbes na puro division at hatian ang pinag-uusapan. Sir, Senator Sonny is open daw to becoming the next death headset. Anong comment niyo doon, sir? Well, that's good because I was one of the first, if not the first, to actually recommended him to become a DepEd Secretary given his competence, given his track record, given his experience in the education field and sector. But at the end of the day, decision at pasya ng Pangulo yan dahil yan ay position of confidence. Kabinete yan at dapat that person will enjoy the confidence and trust of the president. Whoever the president chooses, of course, the Senate will, I will accept and respect. May iba ba kayong napipisa? Mahirap naman magrekomenda ng sobra pa sa isa. ugali ko yan naman pa. Kung may sinabi ako na o nirekomenda ang tao, yun na lamang yun, pero nasa kamay pa rin ng appointing power kung yun ay tatanggapin niya o hindi. Ano man ang maging pasya ni Pangulong Marcos, siyempre maluwag at bukal sa kalooban ng sino mang nagre-recommenda dapat. Sir, in the event na ma-appoint si Senator Angara sa position, what happens to his senate? The term of Senator Angara will be expiring in June 2025 anyway. So tingin ko, hindi na yan kailangan filapan pa sa isang special election na gastos lamang. So intayin na lamang siguro mag-expire yun. So if the senator will accept it, if he is appointed, there will only be 23 sitting senators. Sir, yung sa Senate building po, in the same event today, nila Senator Zubiri, Senator Zubiri is appealing to you po na sana paspasan na raw yung hearing on the Senate building.
baka na, hindi naman nakadepende sa hearing yun. Sana inalam din nila na sa ngayon, ang Senate building ay delayed na. Dahil merong slowdown order ang DPWH bago pa man ako nagbigay ng suspension order. May slowdown order ang DPWH, sana sinabi din nila yon. Dahil may hindi pinagkakasunduan ang kontratista at ang DPWH. Kaugnay sa mga may depektong nagawa o ginawa o hindi tama o kulang. At dahil hindi rin siya nababayaran, nag-slowdown din siya. So isang bagay din ito na dapat namin asikasuhin at ayusin. Hindi yung hearing ang nagpapaantala dahil bago kami nagpa-hearing, ay tuloy-tuloy naman yung naunang binid na 8.9 billion. Nauna namang ninegotiate na nila yung 2.3 billion. Hindi naman namin inantala yon. Yung pending na 10 billion ang sinuspende muna namin na hindi pa naman na-implement dahil nga kailangan natin i-review at tingnan kung bakit nga ba umabot na ng ganung kataas yung kailangan gastusin para matapos yung Senate building. At ayon nga sa DPWH noong una at sa dating mga opisyal ng Committee on Accounts ay hindi pa yun ang kabuuang amount para mabuo yung Senate building. So nais naming malaman, magkano ba talaga yung kabuuan? Pangalawa, sa laki niyang building na yan, magkano ba yung gagastusin natin para i-maintain yung building na yan? Lahat ng mga bagay na ito, kinakailangan at importanteng malaman at hindi yung pikit mata lamang kaming papasok. Gano'ng mang kaganda yan, kung hindi naman kakonsensya yung halagang kailangan gastusin ng sambayanan para dyan, eh hindi ko rin naman mapapayagan yun. So your thoughts lang, sabi po kasi ni Senator Zubinila, he's confident that there's no irregularity in the Nobody alleged irregularity. I'm not alleging any irregularity. I never alleged irregularity. I don't know why people are sounding too defensive about this. Ang sinabi ko lamang, hindi ba? Masyadong mataas at parang masama sa panlasa na ganito kalaking halaga ang kailangan gastusin sa isang gusali ng pamahalaan. Yun ang sinabi ko. Wala akong sinabi na anomalya, wala akong ina-allege na anomalya, wala akong inaakusahan ng anumang uri ng anomalya. Masama lang sa panlasa. Kung payag kayo dyan, edi siguro kayo, kaya nyong sikmurain yun. Ako hindi eh. At siguro trabaho at obligasyon ko bilang tagapangulo ng Senado na tingnan yun. Na pag-aralan, suriin, at tingnan kung paano ito mapapababa. Dahil bawat piso dapat ng pamahalan, hindi ba? Ginagastos natin sa tama at maayos at hindi nilulustay. Yun lamang naman ang rason kung bakit namin ito nire-review. Ulitin ko, walang rason para magsabi sila ng ganyan at walang rason para maging defensive sinuman. Dahil wala naman ako o si Senator Alan na inaakusahan mula nung sinimula naming hilingin na ito'y i-review. Hindi. At ang sinasabi niyang gusto raw niyang kausapin si Senator Alan, kayo naman ang sinasabihan, pwede naman niya i-text si Senator Alan. So pakitanong si Senator Alan kung na-text na nga ba siya ni Senator Nancy. Sir, after po the hearing on Wednesday, what do we hope to resolve or understand? I don't know. It was Senator Alan who called for the hearing. And when I asked him why, initially the reason he told me was DPWH was not cooperative. So the reason why we need to call a hearing is so that the compulsory process of the Senate and Senate committees would apply. That we can issue compulsory process to compel them to answer certain basic questions and to submit certain basic documents that according to Senator Cayetano is not being submitted on time and at least based on what he needs by the DPWH. Sir, for the record, ngayon may ongoing na construction na nagaganap sa Senate. Most likely because I did not order a stoppage. Number two, you went there, some media outfits went there, they interviewed the contractor, they interviewed DPWH, they said there was no stoppage of construction. So again, I don't know what's this all of this talk about delaying the construction from members of the Senate from the previous administration. Sure, last lang, para may makomment kayo. Russian President Vladimir Putin, hindi ko alam yon at base lamang siguro sa sarili nilang intel yon na hindi naman nakabase marahil sa realidad o sa totoo. Dahil baka bahagi lamang yan ng EDCA o ng military exercise na isinasagawa, nakukunin din naman o aalisin din naman pagdating ng panahon. Pero nais kong liwanagin. Ibang usapin at walang pakialam ang bansang Russia kung magkakaroon ng sariling kapabilidad ang ating bansa ng kung ano mga military capability kabilang na anumang missile system. Atin yun eh. At hindi naman dapat sigurong pakialaman yan ng ibang bansa. Ibang usapin pag maglalagay ang ibang bansa dito ng kagamitang panggera. Pero kung sarili natin yun, yung tinutukoy niya,
hindi yan dapat at pwedeng pakialaman ng ibang bansa. Dahil karapatan naman natin yun na magkaroon ng sarili nating kagamitan para depensa ng ating bansa. Ang madalas ko ang sinasabi, at sinabi ko na rin ng una, importante at mahalaga na palakasin natin ang ating sandatahang lakas, ang kapabilidad ng ating sandatahang lakas. Ito ang pinakamalaking deterrent kumpara sa anumang military exercises, kumpara sa anumang EDCA, kabilang ang iba't ibang bansa. Ang pinakamaganda at magandang paraan at mabilis na paraan para magkaroon ng deterrence dito, ika nga, sa rehiyon ito, ay kung mapalakas natin ang ating sandatahang lakas. At kung may hihilingin tayong tulong sa ibang bansa, imbis na to the rescue lamang sila sa atin, mas maganda siguro tulungan nila tayo na magkaroon ng sariling kapasidad at kapabilidad na palakasin ang ating sandatahang lakas. Hindi upang makipaggera sa ibang bansa, pero para mag-provide, ika nga, ng deterrence sa anumang tangka o banta na maaari namumuo dito sa ating rehiyon. Expectations na lang sa ngayong nalalapit na yung zona ni Pangulo? Hindi ko alam, pero kadalasan ang zona binabagit ng Pangulo ay kaugnay ng kanyang accomplishment itong nagdaang taon at dalawang taon. At kadalasan, ginagamit din ang zona para sabihin ang tunay na kalagayan ng ating bansa at higit sa lahat, ang plano ng ating Pangulo sa susunod na mga buwan leading to the next zona, kaugnay sa kanyang legislative agenda at landas na tatahakin kung paano mapabuti pa ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Yun naman ang inaasahan natin tuwing magde-deliver ng SONA, ang ating Pangulo, anumang administrasyon ng ating pinag-uusapan. Hindi pa ba nilalabas ng LEDA? Kasi sila yung naglalabas niyan officially. Naglabas na yata sila ng listahan ng priority, first priority at second priority ng mga bills. For the Senate, I'm sorry? Sa Senate? What do you mean? Which is the priority? Kasi hindi naman sabay-sabay matatake. Karamihan sa kanila kasi nasa BICAM na, ang iba'y nasa committee pa lamang, ang iba hindi pa nafa-file. So, syempre, kung ano yung mas madaling matapos, yun yung mas una naming tatapusin. Pero yung hindi pa nafa-file, dahil yung ibang pinag-usapan ng mga panukalang batas, wala pa namang version eh. So, siguro mahuhuli yun. Hindi dahil hinuhuli namin siya, pero dahil wala pa talagang person na pinagkasunduan ng Kamara, ng Senado, at ng Executive Branch. So we will proceed as part of the ordinary course of legislation. We will not be in a hurry, but neither will we be lax in so far as wasting time on the, before these bills are passed. Ipaprioritize namin yung mga malapit na matapos. Ang halimbawa niyan would be palabas na sa komite ang RTL, ni Senator Cynthia, palabas na sa komite, yung Create More ni Senator Gatchalian, nasa komite pa yung single-use plastic, yung mining nasa komite pa, yung Department of Water nasa komite pa, yung ibang mga panukalang batas na nilista ay wala pang bersyon. So kailangan pang pag-usapan at pagkasunduan yun ng executive at ng legislative.